74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo on air, online, and on the ground. FABC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Ang oras, alas 7:29 ng umaga. I'd rather slip walking on water. Sometimes we stumble, we trip, we slip walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come, let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla. I'd rather slip walking on water and spend my life wondering what if. Lord, if it's you, tell me to come. 'Cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water. One foot in front of the other. Never gonna let you go under. Just put one foot in front of the other. Okay. I got a faith, deeper than feelings. I know a name that's greater than this storm. I got a God who never ever fails me. He's close enough to catch me if I fall. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water. One foot. Come on, show it. Yes, it's another Saturday morning po, and it's the first, ano ba to? First day na tayo ng April. Yes. Wow! Ang bilis-bilis ng panahon. At summer na summer pa rin po ang ating weather dito sa Bicol Region. Kumusta naman po sa inyong mga lugar? And we are hoping po na kayo ay nasa maayos na kalagayan as we are about to start po ang ating programa na Walk Through the Bible dito po sa Care 104.3 DWAY FM. At syempre po, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, kagaya ng ating nabanggit last week, is parenting that makes a difference. Ito po ay sa panulat ni Peter or Pastor Peter and Diona Tanchi. Mag-asawa to, no? Yes, yes. Okay, ako po ang isa sa inyong mga makasama today. Ako po si Melisa Cerio-Manzanilla. At ako naman po si Pastor Abel Manzanilla. Good morning po sa ating lahat. At welcome po muli dito sa palatuntunang Walk Through the Bible. At sa umagang ito ay hindi po muna natin makakasama si Pastor Hill dahil nandun po siya sa US. Mm-mm. Ngunit meron naman po tayong tagapagturo na dati na pong nag-lecture sa atin at nagturo sa atin. Okay po? Mm-mm. At mamaya-maya po ay introduce namin sila. Ayan. Okay. And syempre po, yan ay sa portion natin na pag-aralan natin. Meron pa rin po tayong tanong at Bible trivia sa mga nag-aabang dyan na makakuha ng ating pinapamigay na coffee mug. Ay, abangan nyo po ang ating katanungan. And syempre pa, nandyan pa rin po ang ating pag-usapan natin. Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Kasi patungkol ito, Pastor,
Parang ano to eh, continuation ng ating natapos na series last Saturday, di ba? Yung ano na nga yung series natin last time? Oo. Raise up a child. Ayan. Mm-hmm. Raise up a child. Ito naman, parenting that makes a difference. Parang magkadugtong lang siya. Okay. So, papaano nga ba ang maayos na pagmamagulang? Madali ba o mahirap talaga magmagulang? So, ngayon po kasi ang aaralin natin ay yung parang ano siya, panimula sa session 1 natin, no? Tatalakayin ni Pastor, sabihin na natin pangalan, ni Pastor Norman Molinos ang The Big Picture. Importante po ito na alamin natin, no? Kung ano nga ba ang mga goal, responsibilities as parents, ano? And knowledge po na kailangan natin patungkol sa mga anak. So, napaka-exciting nito. Kaya, ready nyo na po ang inyong mga ballpen at papel para pag siya po ay nagsishare na, ay meron po tayong mga maitatake down notes, diba? At syempre po pwede kayong magtanong sa ating comment section, sa ating pong Facebook Live. And syempre sa ating mga contact numbers ay pwede rin po kayong magpaabot ng inyong mga katanungan. At pwede rin siguro sa GC, ano, ng Carians. Carians Official GC. Meron po tayong Carians Official GC ng CARE. Kaya pwede nyo rin pong ipaabot doon ang inyong mga katanungan o reaksyon sa ating pong pag-aaralan today. For the meantime, narito muna para sa inyo sa mga nanonood sa ating Facebook Live at isang awitin sa mga nakikinig sa radyo. Thank you.
ka ba mapapagtagumpayan ang tukso? Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa? Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya? Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin? Nice mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin. Ayan, nagpapatuloy po tayo sa ating programa na Walk Through the Bible. At sa araw pong ito, kagaya ng nabanggit ni Pastor Abel, ay pansamantala po muna natin hindi makakasama si Pastor Hill Balignasay dahil siya po ay nasa bansang Amerika ngayon. Maraming full pack ang schedule ni Pastor Hill. Umalis siya nung nakaraang araw. Kaya kailangan po natin din siyang alalahanin sa ating prayers. So, but this morning, ay excited ulit tayo na makasama. Nakasama na actually natin siya sa ating pong programa. Kaya introduce mo na siya, Pastor Abel. Ang tagapagturo po natin sa umagang ito ay si Pastor Norman Molinos. Siya po ay naging missionary din po sa Davao, na nakabase sa Davao sa ngayon, through Campus Crusade for Christ. At siya din ay may nag-host ng radio program sa FABC din, no? DXFE sa Mindanao. So, sa muli, let's all welcome Pastor Norman Molinos. Good morning po, Pastor. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat, Pastor Abel at saka Sister Mel. Magandang umaga din sa ating mga pakinig sa itong istasyon ito. Sige, yes, po, Pastor. Proceed. Yes, I'm happy to be with you again. I think this is my third time, if I'm not mistaken. So this morning, we'll be talking about parenting that makes a difference. I believe that most, no, lahat po tayo, if not all, grew up with our biological parents. Nakikita po natin yung mga positibo at mga negatibong pamamaraan nila in raising us up. At of course, may mga bagay-bagay din sana na gusto nating baguhin sa kanila, sa ating mga magulang. Pero hindi na natin ito magawa, di ba? Hindi na natin mabago yung mga nakaraan. Have you tried changing your parents, mga kaibigan? How much Inside more your Pastor, grandparents? Parang ganon ang kaisipan, no? Bakit ba ganito ang magulang ko? Parang feeling natin mas may alam pa tayo kaysa sa kanila. Pero Pastor, bago kayo magpatuloy, ilan po pala ang inyong mga supling? May tatlo kami. Ito yung teacher ng aking pamilya. I have 3 children and then may 8-month-old grandson na po kami. Ayun, isa na pala pala kayong lolo. Yes. So, and ages 33, 29, and 27 po yung mga anak na. Okay. Wow. Beautiful family po. Sige po, Pastor. Take it away po. Yes. So, yung nasabi ko na kanina, there's nothing that we can do to change our past. Diba? Kasi nakaraan na yun. And the big picture po na pag-uusapan natin ngayon is what God wants us to know about our children. What God wants us to know about the responsibility of parenting, yung mga responsibilidad po natin. And we'll be talking about some of the characteristics of an effective parents and ano po talaga yung biblical goal of biblical or yung biblical parenting, goal of biblical parenting. Ito yung mga bagay-bagay na hopefully that we can cover the next few minutes of our time. Okay. We may not be able to influence our ancestors, so they have said we can never change our past, but mind you, we can influence our descendants. You know, it's no joke to parent children today, di ba? Ang hirap po magpalaki ng mga anak ngayon, di ba? Do you agree with that? Totoo po yan, Pastor. Ibang-iba sa time natin. Iba-iba. Totoo yan, no? Today, many husbands and wives would like to become a father and mother. Gustong-gusto po nila na maging magulang. But you know what? To be a good father and to be a good mother is another story. That's why we can say that parenting is a serious matter.
And hindi po natin, we should not belittle the job of parenting. Importante itong responsibilidad ng isang parents. Kailangan po natin, as much as possible, we need to be in a full-time job in parenting our children. You know, and this is not the job description of other people, but ito po yung description na kailangan nating malaman paano po natin i-raise up yung mga anak natin. How we wish we have a course on parenting 101 sa ating university, di ba? But the world system or school system does not offer any course on parenting. Hanggang ngayon, parang wala pa tayo atang course or degree diyan sa parenting. And so, the question is, where did we learn about parenting? Saan po natin natutunan itong tinatawag natin parenting? Well, we learn parenting from, of course, from our parents, di ba? And of course, sa ading and other people. But sad to say, the model of our parents, yung style ng mga parents natin, minsan ay hindi po biblical. And our lives today are influenced by our parents, by our past. Whether we like it or not, nakukopya po natin yung mga positibo o mga negatibong impluensya ng ating mga parents. It is to our advantage kung medyo maganda pong model or influence or godly influence sa ng ating mga magulang sa atin. And so this morning, first, we'll talk about what God wants us to know about our children. Una, tingnan po natin ano ba gusto ng Diyos na malaman natin patungkol sa ating mga anak. First, that our children are valuable. In other words, they are precious. Bakit precious sila? The Bible says in Psalm 127 verse 3, "Behold, children are what?" Oh, yes. "Children are gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward." So, unang-una, tandaan po natin that our children are valuable. They are precious. And secondly, our children have needs. As parents, we need to be sensitive to the needs ng ating mga anak. Like verse, nakikita po natin yan sa Matthew 6:32, that our Heavenly Father actually, alam po ng ating Ama ang ating mga pangangailangan. What are those needs? Alam po natin yung mga needs ng ating mga anak. May natawag na tayong mga physical needs. Of course, the food, basic yung food, clothing and shelter, yung health nila. Kailangan po natin alam yung lahat ito. And not only physical needs, but emotional needs. Oh, ito yung sometimes kulang sa ating mga magulang, yung meeting the needs, the emotional needs of our children, like the physical touch, no? The unconditional love and acceptance. Ito po yung kailangan ng ating mga anak. The care, the moral support, and the need for security, a happy home. Ito po yung pangangailangan ng ating mga anak, the emotional needs. But of course, ang pinaka-importante din sa lahat, yung tinatawag nating spiritual needs. You know, again, a good father knows the needs of his children. So mga kapatid, mga parents na nakikinig ngayong umaga, do you know the needs of your children? Are you meeting these three areas sa needs ng ating mga anak? The physical needs, the emotional needs, how much more? Yung tinatawag nating spiritual needs. Number three, what God wants us to know about our children. Number three, our children need to be taught almost everything. Yes, almost everything. Kailangan po nating turuan ang ating mga anak. Like teaching them sa good manners and right conduct, personal hygiene, ano pa. Choosing the right food to eat, how to relate with people, especially with the opposite sex. Turuan po natin sila the household chores. Ito, wow, I'm sure yung mga parents, ito yung struggle ng mga karamihan. Yung tinatawag natin mga responsibility inside the home, the household chores. So, as early as yung anak natin, kailangan po natin turuan almost everything. Okay? And another one,
be proactive in teaching your children. Hindi po natin antayin yung lalaki na sila, lumaki na sila, doon pa natin turuan. Too late na. As much as possible, early. As early as yung mga yung 5 years old or 3 or 4 years old that they can be. Now we have to teach them about everything. No. Number 4. Our children are uniquely designed by God. Ah, unique talaga ang bawat isa ng ating mga anak. Hindi po pare-pareho yung personality. We have three children. Yung panganay na medyo berus, ano yun, serious lang. Pangalawa, ganun din. Pero yung pangatlo namin ay talagang very appreciative, very vocal. So, hindi po lahat ng anak natin ay pare-pareho. Unique po ang bawat isa. So, in other words, if they are unique, at saka may kanya-kanya silang sa or individual personality, that's why we don't force them into our mold. Ano bang ibig sabihin? Don't force them to your mold. Don't force your child to become like you, no? Minsan tayo mga parents, kasi ganito tayo, this is our personality, na-studied natin, na gusto nating makita din sa ating mga anak. No, wag po nating gawin yan. Don't make undue comparison. You know, many parents are irritated with their children because they compare their children with other children, di ba? Or other siblings. Minsan nagagalit po tayo. And minsan sinasabihan po natin, bakit hindi mo tularan yung kapatid mo? O bakit hindi ka maging mabait gaya ng kapatid mo? So again, don't make undue comparison. And then number 5, what God wants us to know about our children have a heart problem. Not because they have enlargement of the heart, not because mayroon silang sakit sa puso, but with what we're saying is the problem of our children is basically the same the problem of all young people. Yung the sin problem, di ba? Parang you will be amazed na even the little children, maliliit pa sila, nakikitaan na po natin the selfishness, the human nature talaga sa mga anak natin, di ba? And so, kailangan po natin alamin that our children have a heart problem, na kailangan din nila ang pagbabago. And what we call this a change of the heart. In Jeremiah chapter 17 verse 9 says, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? So ito po. And Proverbs 22:15 says, foolishness is bound up in the heart of a child. So lahat ng mga anak natin, meron pong problema sa puso. Kung puso ang kanilang the selfishness, the self-centeredness ay nandyan po sa ating mga anak. Ano pang kailangan nating malaman patungkol sa ating mga anak? Number 6, our children need to have a personal relationship with God. That's the very reason that we need to have to introduce Jesus in their lives because they need what we call transformation from within. Si Charles Stanley once said that every society is only one generation away from paganism. All of us who are parents have the awesome responsibility of sharing with our children and grandchildren the truths we have learned that have changed our lives and express to them how God has worked in our life. So kaya dapat po nating ibahagi itong mabuting salita ng Panginoon so that they also can have a personal relationship with God. Okay. And of course, number 7, ito po dapat nating malaman sa ating mga anak that our children are not robots. Hindi po mga robots ang ating mga anak. They have feelings. If you understand that they're not robots, then you begin to focus on the heart. In other words, we need to win the hearts of our children. You cannot just impose your will and force them to adopt it. But we need to approach them with respect so that we can win their hearts. So yun po ang 7 bagay na dapat nating malaman patungkol sa ating mga anak. Now let's move on to the second point. What God wants us to know about parenting. Ito naman po ang ating dapat malaman about parenting. Unang-una, parents are responsible to train their children. Familiar passage po ito. Palagi po natin narinig na dapat talagang parents ang responsable
to train their children. Hindi po yung lolo at lola, hindi po yung mga yaya, hindi po yung mga siblings or mga auntie or tito or tita, kundi tayong mga parents, husband and wife, papa at mama. Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So yung training na sinasabi sa Bible, sa Proverbs, ay that includes discipline at saka instruction. So if you want to train our children, dapat po may disiplina at may pagtuturo. So training is a combination of discipline and instruction. Now, parenting is a sacred task assigned by God. Sagrado po ito. Remember, our goal to parent our children, what is our goal in parenting? Is to raise up a godly heritage. We're not just raising up children per se, but godly children, a godly heritage. Yan po ang dapat nating ilagay sa isip natin. And parents may try to delegate the task to others, but they cannot abdicate the responsibility. Mayroon pong mga bagay-bagay na pwede po nating i-delegate. But parenting our children, ito po ay responsibilidad natin, and that we cannot abdicate this responsibility to others. No, there are certain things, again, that we can delegate. But sad to say that marami po tayong mga sa kapanahunan po natin ngayon, we have a lot of what we call this absentee parents. Si tatay wala sa bahay, si nanay wala, or both of them are in abroad, no working. And so, iiwan po ang mga anak sa lolo at lola o sa mga kapatid o sa yaya lamang. No? Fathers, mothers, mga tatay, nanay, nakikinig ngayon, we are designed by God to complement in raising up our children. Yan po ang dapat nating tandaan. Second, na dapat nating malaman about parenting is that parents are not to exasperate their children. Ano pong ibig sabihin exasperate? Do not exasperate our children so that they may not lose heart. How do we exasperate our children? Nakita po natin dito, parents exasperate and provoke their children by unang-una, unrealistic expectation. Some parents expect their children, you know, after first grading, sa pagdala ng card ng kanilang anak, pagkita ng kanila, 80 lang. Anong sabi ng parents, ng papa kayo, o mama, bakit 80 lang? Ha? Gusto ko 90. Second grading period, pagbigay uli ng card sa mother, bakit 90 lang? Gusto ko 100. No, pero ang anak talaga hanggang 80 lang, hanggang 90 lang, hindi talaga pwedeng maabot yung perfect na grade. So sometimes, tayo mga parents, mataas po ang ating standard na we would like to expect our children to come out. So unrealistic expectation. Another one, unreasonable rules, no? Sabi na, we have a lot of rules inside the home. Pero minsan, yung mga rules natin is unreasonable. Right? For example, you need to be home at 9 o'clock. Nag-ask yung anak mo to attend a party. Pero ang party nag-start ng 8 o'clock. So, he just had only 1 hour. So, paano siya maka-attend nun? No? So, again, unreasonable rules minsan yung mga binibigay natin sa ating mga. Third, failure to train them. Our children wants to please us, no? But the problem is they don't know how to do it kasi hindi natin sila na-train. Okay? And then, what else? Ano pang kailangan natin malaman sa ating mga anak as we train them? That we don't exasperate them. Impatience and temper. Don't shout at with your children. Minsan, kung galit tayo, dinadaan natin sa boses natin. Verbal abuse. Failure to keep promises or commitments. Ito yung mga karamihan ng mga failures ng mga parents. And then hypocrisy. What you are inside your home sometimes, iba ka sa labas. Buti pa, sabi ng iba, mabuti na, palagi ka lang sa labas kasi mabait ka sa labas. Kung nasa loob ka, yung tatay mo o nanay mo, iba. Diba? Hypocrisy yun. You are inconsistent.
and sometimes favoritism. Ito po yung mga naka-exasperate, naka-provoke ng mga anak natin to get angry. Okay? Now, another thing that we need to know about parenting is that good parenting is not automatic. You know, passing on occupation is different from passing on a godly heritage. It doesn't mean that because you're a good teacher, then your children will become also a good teacher. Meron tayong example yan, di ba? Sa example ni Eli and his sons, we all know that Eli's family was a family of priests. Makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 3. May anak si Eli named Hophni and Phinehas. Both of them also are priests. And nakita po natin dito that Eli's son did not know of the Lord. Yes, they served in the temple, but they don't have a personal knowledge of Jesus. In 1 Samuel 2:12, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Ito po yung sinasabi natin, porque yung tatay niya ay mabait. Porque yung tatay niya ay pare. Yung anak niya rin ay ganun din sa kanya. Nakita po natin that that's not true, no? We should not think that just because one is godly parent, their children also would be godly as well. You know what, mga kapatid? Eli was a father who was physically present but uninvolved with his sons. Lungkot po ito, no? Marami pong mga parents, of course, nandiyan sila sa loob ng bahay pero wala silang pakialam sa kanilang mga anak. Hindi po nila alam kung ano nangyayari sa kanilang mga anak. Dito po natin nakikita in 1 Samuel 2:22 to 24, now Eli was very old and he heard all that his sons were doing to all Israel and how they lay with the women who served at the doorway of the tent of meeting. And he said to them, why do you do such things? The evil things that I hear from all these people, know my sons, for the report is not good which I hear the Lord. But hear the Lord's people circulating. In other words, mga kapatid, si Eli po, yes, nandun siya kasama-sama niya kanyang mga anak, pero he was uninvolved. Hindi siya aware sa kanilang ginagawa. What God wants us to know about parenting, again, we pass on our example, not our sermons. We need to be a good example. Okay? Actually, we don't need to be of perfect parents. Wala namang perfectong parents. But we need to be authentic parents. Itong kailangan po natin magpapakututo tayo. We need to admit if we're wrong. No? Children actually can easily follow us. Our behavior, if we are sincere and authentic in our dealing with them. You pass on what you are, not what you say. Okay? Number four, parenting is a process. Again, it's the proseso po to. It's not instantaneous. It takes time. So we have to be magulang. And there's no shortcut in parenting. But you know what? The key to parenting, mga kapatid, is for us to be willing to be changed first by God. Tayo po una mismo ay magbago, no? Before we want to see the changes in the lives of our children. Okay? Now then, number five, parenting requires diligence. Meaning, dapat masipag po tayo, hindi tayo pwedeng patamad-tamad. We need to persevere. Huh? We need to persevere. Importante po yan, the perseverance in parenting. And then number six, we need, as parents, parenting takes God's wisdom. Apart from God, no way for us to become good parents. Each child is different, so we don't treat them the same. That's why we need to pray for God's wisdom. Lord, tulungan po kami to raise up our children. We need to become a student of our children. Kailangan po natin malaman what are the strengths and the weaknesses of our children. We need to plan. Magplano po tayo
patungkol paano po nating what training education dapat natin gawin sa ating mga anak. And of course, we need to be intentional. Plan to teach your children lahat po ng bagay, no? About respect. If you want to teach our children respect, then paano po natin gawin yan? We have to show to them that we love each other, that we treat our spouse, that we treat our husband, that we treat our wife na maganda, and that we also treat our children na hindi po sila maging exasperate. So by modeling to our children the way to of respect, ipakita po natin sa kanila. Then, what else? Number 7, parenting has lasting consequences. Nakita po natin again sa example ni Eli, the sins of the parents are usually passed on to the children. The godly traits of the parents are often passed on to the children. Dapat po natin i-remember ito, no? Again, yung example ng family ni Eli, yung God's judgment sa family, sa Exodus, makita po natin yan. You can read that. We just take that ano, because no, wala po tayong masyadong mahabang oras, no? So parenting has lasting consequences. Example, yung God's judgment on Eli and his sons. Anong dito sa verse 14? Because of what the children did. And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned by sacrifice or offering forever. Nakita po natin ang consequences sa kasalanan ng ating mga anak. Now, makita po natin dito ang dalawang family, the Duke family and the Jonathan Edwards family. The Duke family, 1,200 descendants, 400 physically self-wrecked, 300 professional paupers, 130 convicted criminals, 60 habitual thieves, 7 murderers, 20 learned a trade, half of whom owed to the prison discipline. Ito yung pamilyang Joe. Pero i-contrast po natin sa pamilyang Jonathan Edwards. Familiar po natin itong pangalan, Jonathan Edwards. Out of 400 descendants, 14 college presidents, 100 professors, 100 ministers of the gospels, 100 lawyers, 60 doctors, many authors, 1 senator, and 1 vice president. Mga kapatid, nakikita po natin ang comparison nito. Again, parenting has lasting consequences. Parents, remember this. It begins with you. It begins sa ating mga magulang. What you have right now as a parent, first of all, you have Christ in your heart, di ba? Then if you have Christ in your heart, you are a child of God. You have the wisdom from God. Kailangan po natin ipasa po ito sa ating mga anak, because we see the consequences of our parenting. Kung hindi po tayo maging mabuting mga magulang, then makikita po yan sa ating mga descendants. Third, what God wants us to know about the characteristics of effective parents, unang-una sa lahat, the parents must know God. Unang-una po, they must first know God. They must love God with all their hearts. They must know God's word, no? They must live out God's word. In other words, they have to obey. Do we obey, mga parents? Do we practice yung nakikita, nababasa, napag-aaralan natin sa Bible? Fifth, they must teach God's word as a way of life. That's why Deuteronomy chapter 6, balikan po natin yan, basahin niyo po yan. Maganda pong gawin natin yan. This is the missing ingredients in the many families today. Teaching our children to love God with all their hearts and to love their neighbors. Ito po ang kailangan nating ibalik. And then of course, they must depend on God. Mga kapatid, if effective parents have these characteristics, the question is, do you have these characteristics in your life? Problematic children are often the product of problematic parents. And last but not the least, the goal of biblical parenting. What is the goal of biblical parenting? Is to pass on a godly heritage to the next generation.
Mga kapatid, how do we know that we are successful in our parenting? Ang sagot niyan is when we see our grandchildren, hindi yung mga anak natin, hindi kundi yung mga anak nila. When we see our grandchildren behaving as we would want them to be. Okay? Many times, Christianity is not being passed on to the next generation. That's why our job, mga parents, tatay, nanay, nakikinig ngayon, our job is to pass on this godly legacy or this godly character to our children. The problem is, what we are passing on is our religion, not really Jesus Christ in your life. There's difference between religion, mga kapatid, and having relationship with Christ. We'll make our children go to church every Sunday because they are forced to go, but they're just going through the motion, but with no passion for God. Ang pinaka-importante po, that they have a personal relationship with God. And secondly, makita po natin dito, ito yung how we can pass on the godly heritage from the father sa kanyang anak, sa kanyang grandchildren, and yet to be born. Ito po yung dapat nasa isip natin. We would like to pass on godly character, godly heritage to the next generation. And also to develop children to reach their God-given potential mentally, emotionally, physically, spiritually, and socially. An example natin dito ay si Jesus. And Jesus kept increasing in wisdom. That's mental. And stature, that's physical. Favor with God, that's spiritual. And with men, that's social. So kailangan po natin ang ating mga anak ay maturuan po natin at they would be developed, they grow up na kumpleto po ang ating pagtuturo sa kanila. And number three, the goal of biblical parenting is to help our children grow into Christ-likeness. Ito po yung goal natin, to become like Christ. Hindi naman tayo maging Kristo, but the character of Christ. And the fruit of the Holy Spirit will be seen in us. Love, joy, peace, patience, so on and so forth. Again, the goal of biblical parenting is for us to pass on godly heritage. So ito po yung big picture, mga kapatid. So first lesson po natin, and I'm sure si Pastor Hill, the second, third, fourth, at may progression po ito. Makikita po natin yung how we can positively influence our children. Yun po ang second lesson natin. How we can positively influence our children. The, you know, our children are being influenced by many, many things. Media, friends, barkadas, so on and so forth. But the question is, how can we positively influence our children? That will be the second lesson. So don't be absent next Saturday, for Pastor Hill will be talking about this issue. Wow, good morning to all. Maraming salamat, Pastor Norman, sa iyo pong pagtuturo na napakagandang panimula ng ating bagong series po today, itong Parenting That Makes a Difference. So, iba talaga kapag ang pagmamagulang ay merong ginagawang difference sa buhay ng ating mga anak. Kasi pwede ka lang naman ding maging magulang lang, di ba? Yes. Parang madaling maging magulang. Sabi nga, madaling maging magulang pero mahirap magpakamagulang. Oo nga. Oo, so napaka-challenging po actually ng mga na-share nyo sa umagang ito. But we believe that as we continue on sa ating po mga session na darating, ay mas maiintindihan pa at mas makukuha pa ng ating mga listeners ang napakagandang prinsipyo po ng mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin bilang mga magulang at maging sa mga magiging magulang pa, di ba, Pastor Abel? Oo nga naman. Oo. Lalo sa mga singles dyan ay magandang natutunan na natin o napapakinggan na ang mga ganitong usapin. Ayan. Thank you very much po, Pastor Norman. Maraming salamat. Good morning to everyone. God bless us all. God bless you po. Okay. Ayan, napakaganda ng ating panimulang session, no? Actually, para tong ano to, patikim pa lang. Kasi the big picture yan. The big picture. Para mas maintindihan pa natin, no? Ang ibig na iparating sa atin ng Panginoon through our series, no? Itong patungkol sa parenting
that makes a difference. Sabi nga, walang university, walang paaralan para sa pagmamagulang. But then, we can learn something habang nandoon tayo. Ito yung klase ng pag-aaral na natututunan mo na pag talaga. Nandun ka na. Nandun ka na, no? Sa tulad ng pag-aasawa. No? Oo. Marami kang matutunan pagka nandun ka na. Nandoon ka na. Oo. Ibang-iba yung knowledge mo lang sa kaisipan mo. Kaysa doon sa talagang hands-on na hands-on ka na. Okay, sige. Pastor Abel. So, pala lang, ito pong lesson na to ay mayroong 5 sessions. So, 5 weeks natin itong i-discuss, tama? Aaralin. Oo, oo, oo. So, ngayon pa lang po tayo nagsimula for the session 1 sa buwang ito. So, next Saturday ay how to positively influence our children. Ayun. Napakagandang aabangan natin yan. And hopefully nga, ay makakasama na natin si Pastor Hill direct from America. Siya magtuturo. Ay, naku, parang hindi pa yata. Hindi natin sigurado pa, di ba? Kasi halos buong buwan ng Abril siya nandoon. Anyway, break muna po tayo sandali and then magbabalik tayo para sa tanong at Bible trivia. FEBC Philippines is a proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, celebrating 50 years of self-regulation and reliable professional broadcasting in the country. Mabuhay ang KBP! KBP, kasama ng bawat Pilipino, KBP, kasama ng bawat Pilipino. Excited ka na bang ma-check kung ano ang iyong alam sa Biblia? May learnings ka na? May premyo ka pa dito sa Tanong at Trivia kasama si Ate Mel. Ilan po mga trivia o kaya kaalaman ang aking gustong ibahagi sa inyo this morning. Fun facts. Okay, sugar itself o ang asukal daw does not make kids hyper. Ayan, kasi akala natin yung tsokolate, yung matatamis ay nakakapagpa-hyper sa mga anak o nakakapagpa-boost ng kanilang energy. Kaya masyado silang magalaw, full of energy. Any food that affects blood sugar levels, either a tomato or candy bar, can create an adrenaline surge. Fiber can help balance blood sugar spikes. Yun pala. So pakainin natin sila ng... ano to? Mga fiber, rich in fiber food. Okay? Para mabalanse yung biglang pagtaas ng kanilang sugar level. Okay? So, hindi pala ibig sabihin na pag kumain sila ng matatamis ay yun ang dahilan ng kanilang pagiging hyper. Okay? Either yung kumain sila ng tomato or candy bar, no, can create adrenaline surge. So, ibalanse po natin yan sa pagbigay sa kanila ng mga pagkain na rich in fiber. Okay? Pero hindi po yan, no? Dagdag kaalaman lang po yan para sa atin. Ito lang po ang ating tanong this morning. Kung nakinig kayo sa pagtuturo ni Pastor Norman, isa po sa mga needs, ano? O tatlong needs pala meron ang ating mga anak, ano? Sa kanyang naitalakay. Base po sa Matthew chapter 6, Verses 31 to 32, sabi niya, "Do not be anxious then saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe ourselves? For these things the Gentiles eagerly seek. For your heavenly Father knows that you need all these things." At binanggit niya po yung tatlong needs natin. Physical needs, emotional needs, at saka spiritual needs. Yan, lahat po yun ay pangangailangan ng tao. Okay? Ito lang naman po ang tanong natin ay magbigay po ng isa sa mga needs na meron ang isang tao o ang ating mga anak. Kasama na tayo doon. Isa sa mga needs doon sa tatlong binigay ko po ay pwede po kayong mag-share niyan dito sa ating comment section o sa mga numbers na ibinigay na po natin kanina or sa ating official GC ng carry-ons. At kung kayo po ang makapagbigay ng unang tamang sagot, kayo po ang makakatanggap ng pinapamigay natin na Walk Through the Bible Coffee. And congratulations coffee, pala. Ay, coffee mug. No.
hindi coffee. Wala pong pinapamigay na coffee ang Walk Through the Bible. Sorry. Congratulations, last Saturday ay winner natin si Nessa Shirley Santiago. Okay. Congratulations. Ayan! Okay, so si Nessa Shirley Santiago, in-spell niya pa talaga yung sagot natin, oh, doon sa ating katanungan. So, kayo po ay, ha? Nakalimutan ko nga yung, di ba yung ritual na ginagawa para doon sa isang anak na kinuha niya na yung kanyang mana at pag siya ay bumalik, ginagawa nila yan. Oo, parang gesasa. Ayan. Anyway, congratulations sa iyo at pag may time ka, pumunta ka lang dito sa ating station and you can claim your coffee mug. Dala ka lang po ng kape. Hindi ng kape, ng ID. Sige po, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pag-usapan natin. Let's zoom in on our featured Bible character as we ponder upon our learnings and lessons from them on Pag-usapan Natin. Okay, ayan po. Tuloy-tuloy po tayo dito sa palatuntunan ng Walk Through the Bible. At dito naman po tayo sa segment na Pag-usapan Natin. Dalawang statement po ang high school pong pag-usapan natin na medyo nakakuha na aking attention kanina. No? Unang-una ay sabi po doon that we pass on who we are, not what we say. True. Ano? Lahat naman yatang mga magulang ay mapagsalita, ano? Kahit mga tahimik. Kuminsan, tahimik yung isa naman ay mapagsalita. Ano? Marami tayong piling sabihin, marami tayong piling banggit, ipangaral, ituro. But reminder po sa ating lahat, it's not what we say na pwede nating ipasa sa kanila, kundi who we are. I think nabanggit ko yun minsan, ano, na may isang magulang na nagsabi sa kanyang anak, gawin mo lang kung anong gusto kong sabihin, pinasabi ko sa'yo, sinasabi ko sa'yo, kinapaalala ko sa'yo. Huwag mo lang tingnan kung ano ako. Kasi yung tatay, ayaw niyang maging lasenggo din yung anak niya. So, tanggap naman niya yon. Pero in-advise na yung anak niya, huwag siyang iinom. Kaya lang, sabi ko nga, naging effective yun sa panganay, ngunit naging worse naman sa bunso. At ang dahilan ng bunso, eh, tatay nga, eh, papa nga. So, kadalasan, ganun po ang ating naiisipan. Ano po. But, just a strong reminder for all of us. Kung sino tayo, yun ang mas sigit na namamana ng ating mga anak. Yun ang mas naalala at ang malungkot ay kung ito ay negatibo, ito ay nagiging gusto na rin nila. Wala po. Mabuti kung maganda, ayun maganda dahil yun din ay kanilang gugustuhin. At isa pa pong statement na maganda. To pass on a godly heritage to the next generation. Ito po isa sa mga goal ng parenting. Pag sinabi pong passing on godly heritage, it's not passing on religion, but passing on the relationship with God. So, hindi po ibig sabihin that we are passing on godly heritage is that we are passing on the religion, kundi passing on the relationship with God. At ito ay isa sa mga challenging at truthful, no? Na kadalasan di natin napapansin. Akala natin dahil naipapasa natin ang ating reliyon, no? Na nakamulatan ay godly na sila, hindi po pala. Kundi ang ating kailang ipasa ay yung relationship sa Panginoon. Sila mismo magkaroon din ng personal na relationship o pagkakilala sa Panginoon. Kasi ang alam naman po natin, ang relasyon ay personal. Personal na ugnayan sa Panginoon. So, hindi lang po natin maipasa yung pagsimba, kundi yung kadahilanan, yung puso ng pagsimba. Maaring kasama natin sila sa church, ngunit hindi natin alam kung nakikita nila yung kahalagaan nito. Hindi natin alam kung alam nilang dahilan kung bakit mag-church o manalangin o sumama sa mga fellowship
No? Kaya nung sa time na sila ay umabot sa tamang edad o sa adulthood ay at kung saan na sila ay nag-decide, ang iba ay nawawala sa church. Baka po ay naipapamana lang natin yung gawain ng isang church o yung sabihin nating religion o relihiyon, ngunit hindi yung relasyon sa Panginoon. Kasi po pag namana nila, nakita nila yung pag-ibig, yung pagkakilala sa Panginoon, sila po mismo ang maghahanap sa Panginoon. Kahit wala naman po tayo dito, wala na sila sa ating anong tawag dyan? Puder, ikaw nga. Sa Bicol, ano? Ay sila mismo ang maghahanap sa Panginoon dahil sila mismo ay nagkakaroon ng pagkakilala at relasyon sa Panginoon. Napakalaga po ng prinsipyong ito, mga kapatid. So, yan lang po ang aking nais-share o ating pag-isipisipan. Yes. At pwede natin itong pag-usapan sa ating mga tahanan, lalo na yung mga mag-asawang nakikinig. Maganda po itong pag-usapan. Ano ba ang ating napapamana? Ang ating relasyon ba sa Panginoon o ang ating lang naman na relihiyon? At ako na tayo sa prayer time. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga bagay na ipinahayag sa amin at amin na napakinggan sa pamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Norman, Panginoon. Salamat po Diyos at kami nakakilala sa iyo at bilang iyong mga anak ay nais mo kaming patuloy na maging kagaya ng Panginoong Hesus na napakalapit sa iyo, patuloy mong hinuhubog ayon sa iyong wangis, patuloy na nagmamahal sa iyo. Dalangin po namin Panginoon na kami din ay patuloy na lumalago, hindi lang sa pagkakilala sa iyo, kundi pagmamahal sa iyo. At ganoon din po Panginoon na ito rin nawa ay aming maipasa sa mga susunod na henerasyon, lalo na sa aming mga anak. Hindi lang ang aming mga ginagawang maka-Diyos, higit sa lahat ang relasyon nila sa iyo, Panginoon. Tulungan po kami na maging mabuting halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Maging mabuting mga magulang na kung saan ikaw ang nagiging sentro ng aming buhay. Salamat po Panginoon sa pagbigay mo ng kalakasan, pananampalataya sa bawat isa amin. Lalo na sa panahon na kami ay nahirapan, nabibigatan. Mas lalo po kaming dumulog sa iyo at magpasakop sa iyo. Hingin ang iyong panguna at gabay sa pamagitan, Lord, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng iyong salita, O Diyos. Salamat po Panginoon sa mga magulang na mga nakikinig sa mga oras na ito, na patuloy po kaming patatagin unang-una sa aming relasyon sa iyo at maging din sa aming mga responsibilidad bilang mga magulang. Dalangin din po namin si Pastor Hill, Panginoon, na nasa Amerika, O Diyos, na sa kanyang pangangaral sa tatlong churches. Salamat, Lord, sa opportunities na pinagkaloob mo sa kanya to share your word. At maging din po, Panginoon, sa meetings ng regional directors ng Walk Through the Bible na gagawin sa US din, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna at gabay at pagpala. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nako, ubus na po ang ating oras, kaya pansamantala muna tayo mamamaalam. Pero good morning muna kay Angelica. Hello, Kuya Dan. And of course, si Michael Quintana. Good morning po sa inyo. Si Kuya Michael parang nanalo na siya, pero sumali uli siya ngayon. And salamat din kay Kuya Dan sa pagsali mo din. God bless you po. So far, bibigyan natin ng chance yung iba pang hindi pa nakakapanalo. So ngayon, ay wala pa tayong winner. Anyway, congratulations pa rin po sa ating winner last week na si Nesisa. Alright! Bago tayo magpaalam, Pastor Abel, mabilisan lang ang Albay Legazpi Interchurch Fellowship, ALICF 2nd District, Albay.
magkakaroon ng Sunrise Worship Celebration entitled Jesus is Alive Forevermore sa darating na Sunday, April 9, 2023, alas 5 ng umaga ang alas 8 po ng umaga sa Legazpi Convention Center, Old Airport, Legazpi City. Kita-kita po tayo dyan. Ako po si Melisa Cerio-Manzanilla. Nagpapasalamat sa inyong pagsama today. At ako naman po si Pastor Abel Manzanilla. Ingat po tayo at patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Mm-mm. Salamat din kay Pastor Norman Molinos at sa control na kasama natin si Prinsipe Bob. Thank you, Prinsipe Bob. God bless you and have a nice weekend po. I know I can make it.